nakakabilib. Sobrang seryoso siya ngayon, ah. Kahit na nahihirapan siya. Ha? Huh? Nawala na kaagad siya ng gana? Mukhang tama kayo, Papa. Ano ba yan? Ano pa naman yan? Hindi niya talaga kaya mag-concentrate sa mga ginagawa niya. Sa totoo po, malaking improvement to kasi di pa rin po siya umalis sa kinaupuan niya. Naku po, nakatulog na pala siya. Di ako makapaniwala. Gigisingin ko yan! Tapos na! Nagawa ako! Nakaya ko umupo rito sa loob ng isang oras! Oras na para maglaro! Yan ba ang ibig mo sabihin? Kaya pala nakatitig ka sa orasan. Hoy, Nobita! Ano pong problema, Papa? Bakit yung buko sinisigawan? Walang problema sa akin. Pinapanood ko yung ginagawa mo. Anong klaseng pag-uugali yan, ha? Maupo ka lang dyan, Nobita! Makinig ka sa akin. Kahit na nakaupo ka lang, dapat may gawin ka pa ring kapaki-pakinabang maliban sa paghihintay sa oras. Kung sisermon na niyo po ako, pwede po bang maikli lang? Ang sakit kasi, nangangawin na po kasi ang mga paa ko. Anong sinabi mo? Masaway kang mata ka! Tuturuan kita ng leksyon para magtanda ka! At tigas ang ulo mo! Huwag po! Nobita, hindi mo pa nararanasan ang mga bagay na masakit, mahirap at yung mga ayaw mo. Naiiwasan mo ang mahalagang leksyon sa buhay. At wala ka man lang natututunan. Tama po kayo! Doraemon! Para kang tubig na dumataloy. Pababa lang ang agos, hindi man lang tumataas o umakyat. Ganyan po talaga siya. Balang araw, malalaman mo na mali ang ginagawa mo. Magugulat ka kasi ang buhay mo nasa pinakamababang antas. Tama po kayo! Tama kayo, Papa! Kayong dalawa, grabe naman po kayo sa akin! Hindi kami nakikipagbiruan sa'yo, Nobita! Makinig kang mabuti! May magiting ang nakapagsabi noon. Ang buhay ay parang isang laban na sumasalungat sa agos ng tubig. May isa pang nakapagsabi na ang buhay ay isang proseso na sumasalungat sa lipad ng hangin. Ganun ba? Oo naman! Alam mo ba na may isang tao na humiling sa buwan na lalo pa siyang bigyan ng mga pagsubok at paghihirap? Hindi ko po alam yun. Ang pangalan ng taong yun ay General Yamanaka. Sabi sa alamat, noong natalo siya sa laban, humiling siya sa buwan. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng mas maraming pagsubok at paghihirap! Ayon sa lumang kanta, kahanga-hanga ang ganong pag-iisip. Lumang kanta? Ang lakas at tibay ng loob ay nahasa sa paghihirap. Talino't katawan ay nahasa sa kasipagan. Para kay Nobita, mahirap pong intindihin ng mga yan, Papa. Sundin mo na lang ang kanta na yan. Hayaan mong mahirapan ka at gawin ang mga bagay hanggang sa mapagod ka. Ibig sabihin, ibigay mo ang lahat ng makakaya mo sa mga ginagawa mo. May karugtong pa yan. Pagkatapos ng mga paghihirap mo, may magandang bunga ito. Dapat maintindihan mo yan. Sa tingin ko po, hindi niya naiintindihan. Huhulaan ko na lang. Sige. Ipapaliwanag ko pa sa iyo, Nobita. Dapat makaranas ng mga pagsubok ang mga kabataan para maging mahusay pagtanda. Naiintindihan mo? Yun lang pala eh. Noong unang panahon, seryoso at istrikto ang mga tao pagdating sa mga training nila. Kaya nga, tama yon. Mas mabibigyan mo ng kahalagahan ang buhay pag ganon. Mas mabibigyan kahalagahan ang buhay ko? Pwede ka pa, Nobita. Kung lalaki ka talaga, ipakita mong kaya mo! Huwag mong takasan ang mga pagsubok na ibibigay ng buhay. Lumaki bilang mahusay at maayos na tao, Nobita! Papa! Papa! Nagising po ako sa lahat ng mga sinabi ninyo! Makakaya ko po! Lalaki ako! Magtatagumpay ako! Naku, mabuti, Nobita! Ibigay mo best mo! Ang bilis naman, nakapag-desisyon ka na agad-agad. Doraemon! Ibibigay ko ang best ko! Kaya naman, ilabas mo na! Ilabas ko ang ano? Ilabas mo na ang gadget na magagamit ko! Para makaranas ako ng mga paghihirap at pagsubok! Magaling! Ganyan dapat, Nobita! Sigurado ka? Oo naman! Ako bilang lalaki, gusto kong lumaki ng mahusay at maayos para magbigyan ko ng kahalagahan ng buhay ko!
Magaling, anak ko. Dahil yan ang gusto mo. Kuromiso! Kuromiso? Ano naman yan? Wala kayo bang gagawin kung didilaan na miso na to at magiging mahirap na lahat ng mga gagawin mo. Huh? Ito, dilaan mo na. Excited na ako. Yun lang gagawin ko? Oo, okay. Ngayon, gumawa ka ng kahit ano. Subukan mo na, Nobita. Una, kakain muna ako. Nobita, ihanda mo muna pag-iisip mo. Hindi magiging madali ang pagkuha mo ng pagkain. Kahit gano'n pa kahirap ang daranasin ko, titiisin ko lahat. Ayos, gusto kong kainin ang mga ito. O sige, kumain ka na. Good luck! Kakain na ako! Ano na? Ang dali naman! Kakainin ko na to! Nobita, maghugas ka muna ng kamay mo bago kumain. Ano ba yan? Sabi sa'yo eh, mayroong pagsubok agad, hindi ba? Hindi ka naman susuko na lang agad, Nobita, hindi ba? Siyempre naman po! Magtatagumpay ako! Uhugasan ko lang naman ang mga kamay ko. Yun lang. Nobita? Siguraduhin mo na malinis ang lababo natin, ha? Ano ba yan? Hala, wala nang sabon. Ubos na? Hindi pwedeng wala tayong sabon. Nobita, bumili ka muna. Nobita, nakalimutan mo na ba? Lahat ng paghihirap. Siyempre po, hindi ko nakakalimutan. Lalaki ako na maayos. Aalis na po ako. Nobita, sandali. Pakitaanan mo na rin yung golf ball bag na pinahiram ko kay Mr. Ota noong nakaraang linggo, ha? Lalaki ka na maayos dahil sa mga pagsubok na ito. Sige po. Gusto ko lang naman kumain ng mga biskwit eh. Pero di ako magpapatalo. Nakalimutan ko. Wala nga palang pasok ngayon. Sarado lahat ng tindahan. Pero hindi ako susuko. Malalampas ako lahat ng pagsubok na ibibigay sa akin. At makakakain ako. May bukas na tindahan. Ayos! Malalampasan ko to. Nakabili na ako ng sabon namin. Kukunin ko naman ngayon yung golf bag ni Papa. Pasensya na kung ikaw ang pumunta, Nobita. Sandali lang, ha? Ito na ang golf bag. At itong menu na to, pasasalamat ko para sa Papa mo. Ang bigat. Grabe na itong nangyayari sa akin. Ang buhay ay parang isang laban na sumasalungat sa agos ng tubig. Hindi lang yun. Ang buhay ay isang proseso na sumasalungat sa lipad ng hangin. Hindi ako magpapatalo. Lalaki ako na maayos. Hindi ako magpapatalo. Lalaki ako na maayos. Ay, Nobita! Ang galing! Yan naman ako si Nobita! Tunay nga sa lalaki! Daan-daan lang sa pagkain, Nobita! Kumusta? Mas masarap ang mga biskwit pagkatapos mong paghirapan, hindi ba? Parang wala namang nagbago. Ganun ba? Papa, sandali. Pwede po bang magtanong? Kailangan ko po ba talagang dumaan sa napakaraming pagsubok para lang makapagmerienda? Talaga naman ang patang ito. Wala pa rin siyang pinagbago. Di kung ganun po, Papa, bakit hindi niyo po subukan kumain ng miso? Baka magbago pang paniniwala niyo. Wag! Tama na po yan, Papa! Gano'ng karaming pagsubok pa ang gusto niyong maranasan? Hindi takot ang Papa mo sa kahit anong pagsubok. Hindi mabibili ng pera ang karanasan. Ayon yun sa kasabihan. Hindi sumisindi ang lighter ko. Naku, wala na rin tayong posporo. Yung gas range kaya? Inaayos yung mga gas line, kaya hindi magamit. Ganun ba? Papa, may sasabihin po sana ako. Sarado po ang mga tindahan ng sigarilyo ngayon. Okay lang. Pupunta ako sa coffee shop para bumili ng posporo. Ang lakas pala ng ulan ngayon! Hayaan mo na! Ang lakas ng ulan! Huwag ka nang lumabas! Paano na yan? Hindi naman inigarilyo si Papa! Ano sinasabi mo dyan? Sinabi ko nang hindi, di ba? Hindi sumusuko mga lalaki! Ala, parang basang sisiw! Oo! Nakabili po ba kayo ng posporo?
Oo naman. Makinig ka, Nobita. Pag nagdesisyon ang lalaki, magagawa niya ang lahat. Kahit ulan, di siya mapipigilan. Kainis! Hindi pa tapos ang pagsubok! Pahingin ang tawel! Bigyan mo pa ako ng pagsubok! Dapat maranasan natin lahat ang paghihirap. Kailangan niyo po ba talagang gawin to, Papa? Matigas talaga ang ulo ng mga tao. Oo naman. Hindi ako magpapatalo, no? Di matutuloy ang pag-aayos sa gas line dahil sa ulan. Pwede mo nang gamitin ang gas range. Insektong hindi nakikita! Doraemon! Alam mo ba ang nangyari? Tama na, wala ka nang dapat sabihin pa. Alam ko na, inaway ka na naman ni Giant, ano? Tama! Ano, gusto mong gumandit? Gusto mo nabigyan kita ng magandang gadget para sa paghihiganti mo? Sabihin mo! Ang galing mo talaga, Doraemon! Seryoso ka ba? Palagi naman eh, paulit-ulit na ganito. Sawang-sawa na ako! Grabe ka naman, paano mo nasasabi sa akin yan? Inaway na nga ako, wala ka man lang pakialam, Doraemon. Wala kang pakialam sa nangyayari sa akin. Sige na nga, ito na. Ang insect pills! Ha? Ano naman ang nagagawa nito? Tingin mo lang ang maliliit na tableta sa loob. Candy, pagkatapos kong kumain, lalakas ba ako at matatalo ko na si Giant? Hindi ganun. Pero mapapasayo ang kakayahan ng isang insekto. Huwag mo nga akong niluloko. Bakit naman ako magiging insekto? Huwag mong mamalitin ang mga insekto. Oo, maliliit lang sila, kaya di mo napapansin. Pero sobrang malalakas naman ang mga insekto. Tandaan mo yan! Kilala mo ba si Muhammad Ali? Ano? Ali? Langgam ba yun? Mali! Noong taong 1970, siya lang naman ang nag-iisang heavyweight champion sa larangan ng boxing. Nakilala siya bilang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Baka hindi mo alam. Tapos, ano naman ang ginawa niya? Ganito nila diniscribe ang laban na yon. Lumilipad siya na parang paru-paro at umatake na parang bubuyog. Kainin mo na mga gamot na yan at makakalipad ka na parang paru-paro at makaka-atake ka tulad ng bubuyog. Magkakaroon ka ng lakas ng langgam at matigas na katawan tulad ng salagubang. Talaga? Ang galing naman! Kakainin ko to, tapos magiging tulad ako ni Muhammad Ali. Ayos! Paliliparin ko sa malayo si Giant! Teka, Lumita! Sandali lang! Ay, nakaalis na siya. Sa tingin ko, wala na makakatapat sa agapuhan at kaastigan mo, Giant! Ikaw na talaga, Giant! Ang number one sa buong mundo! Tama ka! Giant! Oh? Gaganti ko lang ang lahat ng mga pambubuli mo sa akin! Aba, para lumakas yata ang loob ni Nobita! Sige, susuntukin ko siya hanggang sa hanapin yung lahat ng mga ngipin niya sa sahig! Talagang hinahamon mo pa ako ha? Para sa ito, umanda ka! Sandali lang! Iba na ang Nobitang kaharap mo ngayon! Paanong naiba ang Nobita ngayon? Oo nga! Ngayon, nakakalipad ako na parang paru-paro at umaatake na tulad ng bubuyog. Parang si Ali! Basta yung si Ali! Langgam? Parang langgam ba? O, oh, eto yung tong sa'yo! Giant! Ang lakas mo talaga! Hindi gumana! Hindi naman ako lumakas gaya na sabi mo! Siyempre naman, kailangan mo muna maghintay bago umepekto yung tableta. Ganun pala, gaano naman katagal? Kailan nga ba? Hanggang bukas ng umaga. Ano? Pambihira naman, ganun katagal. Ano bang inaasahan mo? Hindi ganun kabilis mag-develop ang insekto mula sa itlog hanggang maging isang ganap na insekto. Marami pinagdadaanan na stages ang insekto. Ang ibang ang insekto, inaabot pa ng ilang taon bago pa sila lumaki ng husto eh. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin kanina? Hindi ko naman yung kasalanan kung hindi mo ako pinatapos sa pagsasalita kanina, no? Nobita, Doraemon, magmeryenda na kayo! Apo!
Uy, ang sarap ng pancake! O sige, mga bata, kumain tayo. Kumain tayo! Sarap ng pagkakaluto ko. Ang sarap-sarap! Nobita, kumain ka na habang mainit pa ang pancake. Ang sarap! Kain na! Diba? Kakaiba, parang wala akong ganang kumain ngayon. Huh? Anong problema nun? Tingnan po natin! Hoy, Nobita! Anong ginagawa mo, Nobita? Biglang nagustuhan ko lang pong kumain ng gulay. Naku, huwag mong kainin ng ganyan ng gulay! Sandali nga, ipagluluto na lang kita. Okay na po to! Kaya ko naman kainin to ng ganito eh! Hayaan nyo na ako! Gusto ko Nobita, to! Nobita, hindi! Pero hilo pa yan! Gulay! Gusto ko ng mga gulay! Gulay! Gusto kong kumain ng gulay! Nobita? Gulay! Oras na para kumain! Sekreto ko lang nakinuha yan sa ref. Nahihirapan ako makatulog. Bakit hindi ako inaantok? Hindi naman ako nakatulog kaninang hapon. Ano to? Ito ay... Doraemon! Ano ba yun? Ang daming silk na lumalabas sa bibig ko! Parang ang weird ng katawan ko ngayon! Nakakadiri sa pakiramdam! Ano bang nangyayari? Nagiging kukun ka na kasi, Nobita. Malapit ka na maging isang ganap na pupa. Ano? Pupa? Wow! Gumana nga! Ang ganda naman ng kukun! Tagumpay tayo! Ito! Ngayon, ibang tao ka na talaga, Nobita! Talaga? Pero mukhang wala namang pagbabago nangyari sa akin. Hindi. Yung lakas sa mga insekto, nasa katawan mo na. Hindi nga, talaga. Ayos to. Good luck sa'yo, Nobita! Giant, saan tayo pupunta ngayon? Wala naman. Pupunta lang ako saan ko gusto. Sumunod ka lang sa akin. Sige. Akastig. Ikaw pala, Nobita. Tumabi ka nga sa daan. Ikaw kaya ang tumabi dyan, Giant. Ako ba ang kausap mo? Hinaan mo ba ako? Gusto mo ba talaga suntukin kita, ha? Matigas na katawan na sa lagubang. Lalaban ka na sa akin ngayon? Lumilipad na tulad ng paro. Hindi ko mapapalampas to! Gusto mo pa rin makipaglaban? Ayoko na lumaban! Tagumpay! Natalo ko rin si Giant! Gusto ko ng honey pagkatapos kong manalo! Kakain na! Sarap! Ang sarap naman ito! Aba! Hoy! Ano ka ba, Nobita? Anong ginagawa mo riyan, ha? Teacher, kumakain lang po ako ng konting honey. Ha? Loko ka! Hindi mo dapat tinatapakan ng mga bulaklak! Okay po! Pasensya na po! Wow! Tumatalon ako na parang tibaklong! Talon!
Ang galing! Ang galing talaga ng insect pills! Kumusta, Nobita? Ang galing ng insect pills! Doraemon, tara, lumabas tayo! Ipapakita ko mga kakayahan ko! Sige, tara na! Nobita, natalo mo raw si Giant, ah! Oo, tama ka! Nakakatakot na talaga si Nobita! Oo nga, at mas lumakas pa! Wow, alam na ng lahat ang kagalingan ko! Oo, mukhang ganun na nga! Wala na akong kinatatakutan pa! Wala na talaga! Anong problema? Nakakatakot! Isang insect net? Nakakatakot! Nakakatakot! Nakakatakot yun. Huh?